Isang minuto po makalipas ang alauna ng hapon. Magandang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa iyo, partner. Magandang hapon din sa iyo, partner. At siyempre sa ating mga nakasubaybay. Kamusta ang lagay ng panahon natin dyan sa iba't ibang dako ng Pilipinas? Alam mo, partner, may abiso ang pag-asa na makakaranas daw tayo ng mga pag-uulan na naman sa ilang bahagi ng ating bansa. Ngayong linggong to, partner, parang araw-araw na umuulan eh. Oh, pero kaya hindi pa daw tag-ulan ah. Yun yung sinasabi nga ng pag-asa. Pero dahil din sa pabago-bago, minsan mainit, biglang uulan, marami rin ang nagkakasakit. Pero makabubuti na rin po na lagi na lang tayo magbit-bit ng payong at panangga sa ulan. Just in case, kung ano mangyari. Ano? At sana naman po sa bahagi ng Tondo, Manila, kung saan nananatili ang mga kababayan nating nasunugan ng isang linggo, eh gumanda-ganda na sana ang panahon. Hanggang ngayon po kasi napakahirap pa rin ng sitwasyon nila doon. Oh, balita natin ay dumalaw nga raw itong si dating Pangulong Estrada. Parang ina-expect ko yan kahapon. Oh. At mamamahagi nga ng tulong doon. Ano, ay inaasahan natin na hindi lang sana no, doon sa lokal na pamahalaan, mismo ng Maynila, o kaya yung mga nagbabalak na tumakbo, di ba? Ang makapagbibigay ng tulong. Sana dapat lahat naman tayo. Yes, at alamin na po natin ang sitwasyon sa evacuation center dyan po sa Tondo, Maynila, kung saan dumalaw nga si dating Pangulong Erap. On call doon si John Consulta. John, kumusta naging pagdalaw ni dating Pangulong Erap? Di naman nagkagulo? Well, Ivan, Connie, medyo naging mainit nga yung pagtanggap itong mga residente ng Dalpan. Lalo na itong mga naka-evacuate ito sa Dalpan Sports Complex. Ito sa pagdating ni dating Pangulong Joseph Estrada. At doon nga sa kanyang talumpati, sinabi niya na tuloy-tuloy daw yung kanyang magbibigay ng tulong dito sa mga nasunugan. At naghanda rin daw siya ng mga relief goods para kahit paano yung makatulong. Pero naging excited itong mga taong ito nung inanunsyo bigla na bukod dito sa relief goods ay mamimigay din ng tigda 200 piso kada tao na aakyat niya dito sa Endablado at bibigyan ng tulong ng grupo ng dating Pangulong Estrada. So talagang naging mainit yung kapaligiran dito, Ivan, Connie. At talagang pwede nang tigaan yung ating mga damit sa sobrang init, sa pawis. Talaga na inabot ng marami dito sa talagang dagsa ng tao nang dumating nga itong si dating Pangulong Joseph Estrada, Ivan. Imaayos naman ba dyan yung pagpapapila sa mga tao? I can imagine talagang pagkakaguluhan yan dahil maliban sa relief goods, eh meron pa palang pera ka mo na ipinamunbod sa mga nasa evacuation center. Totoo yun, Ivan. In fact, yun yung isa sa mga nag-draw ng pinakamalakas na hiyawan at palakpakan dito sa mga tao nung inanunsyo na magbibigay nga ng 200 piso. Pero sinundan ka agad ito nga nung nagsisimula na nga yung pila. Dapat, Ivan, priority sa pila, umuwi itong mga senior citizens natin. At nung umpisa, okay naman yung usad, kaya lang talagang bigla nagsanga-sanga na yung pila dahil marami sa ating mga residente dito ay nagsumubok na sumingit, nakipagbalyahan, nakipagsiksikan para lang mauna nga makapasok dito sa loob ng makaakyat dito sa entablado. At ito nga sa nakikita nyo sa video, talagang hindi magkamayo yung mga tao. No? Lahat pumipilit na sumiksik dito sa napakaliit na lagusan. Kaya kahit tayo ng ating cameraman na si Egay Lapus, talaga nasiksik din kami sa isang gilid at sinubukan lang namin kunan yung mga eksena habang nagpupumilit yung isang mga kababayan natin. In fairness, Ivano, yung mga organizers pinilit nila na ayusin yung pila at itaboy yung mga hindi pa dapat aakyat. Pero talagang nanaig pa rin yung katigasan ng ulo ng ilan sa ating mga kababayan. At ang naging resulta nito, Ivan, ito nga may mga nahimatay na ipit doon sa pila at hindi nga gaanong nakahinga. Kasama dito, Ivan, sa mga nahimatay at nawala ng malay ay itong isang babae na ating napag-alaman ay 5 buwang buntis pa. Nagpumilit siya, Ivan, na sumiksik dito sa pila sa pagnanais daw na makakuha ng konting tulong at konting ayuda. Dahil kabilang doon sa pinamimigay, mayroong bigas, may delata, may noodles, may biskwit. At nais lang daw niya sana makakuha ng konti para pantawid daw sa kanyang pamilya. Pero imbis na biyaya, disgrasya yung kanyang inabot dahil nga doon sa pagsisiksikan ng maraming tao dito sa Dalpan Sports Complex kanina, Ivan. Jan, kumusta naman yung sitwasyon ng mga evacuees dyan? Kamakailan may namatay na evacuee dyan, nagkasakit daw. Kumusta kaya yung sitwasyon nila dyan, lalo na yung mga bata na malamang sa hindi talaga magkakasakit dahil sa siksikan at napakainit dyan?
Totoo yun, Ivan, yun ang isa sa mga pinakamalaking concern talaga dito sa Del Pan Sports Complex dahil sobrang dami pa rin ang tao. Ay talaga namang kailangan tutukan ng maigi ng iba't ibang grupo na, no, ang magtutulong-tulong para kasi kasuhin yung kanilang welfare dito. At may mga nakaantabay din naman mga doktor, mga nurse, kaya lang Ivan, talagang outnumbered sila dito sa dami ng tao na sa ating pag-ugnayan sa ilang mga opisyal ay meron daw 2,000 pamilya, no? Yung ilan sa kanila dito, in and out, dahil bumabalik din sa kanilang lugar sa Isla Puting Bato at sinusubukan makapasok para makapagtayo ng kanilang barong-barong. Pero dahil nga nananatiling sarado yung area, ay dito pa rin ang karamihan sa kanila ay naninirahan at pansamantalang umaasa doon sa mga bigay, mga paabot ng iba't ibang mga organisasyon para lamang sila ay maitawid yung kanilang pamilya sa pang-araw-araw, Ivan. Yun dyan ang panghuling tanong ko sana, ano bang hanggang kailan ba sila mananatili dyan sa Del Pan Sports Complex? Kasi mag-iisang linggo na sila bukas, ano? Totoo yun, Ivan. No? Yun din yung isa sa ating mga sinikap na alamin. In fact, meron tayong impormasyon na kuha na hanggang Biyernes na lang dapat sana sila mananatili dito sa Del Pan Sports Complex. Kaya lang merong negosasyon ngayon na i-extend ng hanggang next week man lang itong pananatili nila dahil karamihan sa kanila, Ivan, talagang wala pang malilipatan, wala pa rin silang alam kung saan sila titira. Dahil lahat daw ng kanilang mga pagmamay-ari eh halos naabo doon sa sunog sa Isla Puting Bato. Kaya sa ngayon, Ivan, marami sa kanila ang yan pa rin ang pinakamalaking katanungan sa kanilang isip. At sa pansamantala ay umaasa na lamang sa ambon ng grasya sa mga tao na may nagmamagandang loob para lamang sila ay makaget by. Banggitin ko lang pala, Ivan, ano, kanina pala ay nagbigay din ng libreng almusal itong grupo ni Mayor Alfredo Lim at bahagi ito nung kanilang pag-abot ng kanilang relief operations para daw tuloy-tuloy yung pagbibigay ng pagkain dito sa ating mga kababayan. Ano makikita natin dito sa video yung ilan sa mga tauhan ng Manila City Hall na hands-on sa pag-aabot ng may lugaw, mayroong ding tinapay, mayroong mineral water para maalalayan na mabigyan ng ayuda yung ating mga kababayan na medyo talagang bakas na bakas din natin, Ivan, yung hirap dahil dito sa ating kinatatayuan, ramdam natin, Ivan, yung init, no, yung simoy ng init sa ating likuran. Eh lalo pa pag bumaba ka doon sa pinakababa, talagang ramdam mo yung kakaibang hangin na rito sa loob na siksikan ng tao, ang init, ang hirap ng sitwasyon. Tapos pag biglang bumusang ulan, lahat nagtatakbuhan sa loob. Kaya talagang, you can just imagine, Ivan, sobrang laking hirap ang pinagdadaanan ngayon ng mga tao dito sa Del Pan Sports Complex, Ivan. Okay, maraming salamat sa update na yan, John Consulta.